Mga estudyante at guro sa ilang eskwelahan sa Mimaropa at Calabarzon, kanya-kanyang diskarte ngayong mainit ang panahon. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, bukod doon sa modular distance learning, yung mga estudyante doon sa Mimaropa, nagkaklase na sila doon sa ilalim ng mga puno at loob ng covered court. Samantala, Ivy, dito naman sa Calabarzon, iba't ibang mga schedules na nang pasok yung ipinatutupad ng mga eskwelahan. Paypay dito, paypay doon. Ganito ang sitwasyon ng mga estudyante ng Occidental Mindoro National High School dahil sa matinding init ng panahon. Napakahirap, lalo na yung katanghalian. From siguro mga 11 hanggang 3 p.m. talagang hindi kaya ang init. Nagpapaypay ka, tapos nakikinig ang bata, hindi rin naman makakonsentrate. Bukod sa mainit na panahon, mas pinainit pa ito ng kawalan ng supply ng kuryente dito sa Occidental Mindoro. Kaya naman yung mga estudyante at mga guro, iba-iba na yung ginagawang diskarte para malabanan yung init. Ang ibang estudyante, sa ilalim na ng puno nag-aaral, habang si Teacher Romel, sa covered court na nagsagawa ng klase. Kasi periodical examination. Ang inisip ko, ang baka hindi makasagot ng maayos ang bata dahil sa sobrang init. Solusyon ng pamuna ng eskwelahan na mayroong higit 7,000 estudyante, modular learning system. Grade 7, grade 8, and 11, sila po yung Monday, Tuesday, face-to-face. Then po yung Wednesday, Thursday, Friday, yun po ang magmo-modular. Then sa set B po naman, grade 9, grade 10, and grade 12. Sila po naman ay modular, Wednesday, Thursday, and Friday. Sa Governor Feliciano Leviste Memorial National High School sa Lemery, Batangas, na may mahigit 5,000 estudyante, ganito na rin ang ginagawa. Lalo't may dalawa na umanong estudyante na na-heat stroke dahil sa init ng panahon nito lamang buwan. Meron din mga batang nilalagna. Meron naman kaming clinic. Binibigyan ng first aid. Kunyari, may batang pumasok, maganda ang pakiramdam sa umaga. Tapos biglang nakita namin, masama ang pakiramdam, dinadala ka agad sa clinic. Kaya naman, pabor sila sa panukala ni Senador Sherwin Gatchalian na ibalik ang bakasyon ng estudyante sa buwan ng Abril at Mayo. Mas okay. Dahil hindi naman kaya ng mga public schools na magkaroon ng air condition ang lahat ng room ng mga bata. Pabor din dito ang ilan pang guro. Una po para sa kalusugan ng mga bata. Ngayon po ay nakaka-experience tayo ng mainit at hindi pong maganda ito sa ating kalusugan. Pag nagsimula ng June, ang summer, usual bakasyon. Pag bakasyon, kumbaga hindi masyadong nararamdaman yung init ng bata kasi nasa bahay naman sila eh. Samantala, ipinauubaya na ng DepEd sa mga school's head ang desisyon kung magpapatupad ng face-to-face o modular learning classes sa kanilang mga eskwelahan. Payo naman ng health authority sa publiko, palaging uminom ng tubig at iwasang magbilad sa init ng araw. Ito ay para makaiwas sa heat stroke, lalo't mainit ang panahon. Ivy, mas malaking hamon naman yung haharapin ng mga eskwelahan sa mga susunod na araw dahil nga inanunsyo ng PAGASA na mas makakaranas daw tayo ng mas mainit na panahon sa susunod na buwan. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo.